Now my question is, pabor ba kayo na institutionalized? I mean, when you speak of institutionalization, is talagang mag-create ka ng body and all that and sustain funding and everything. The NTFL-CAC, institutionalized NTFL-CAC, to address and to, you know, para mawala na ang tinatawag mong communist insurgency as you go through this ano constitutional or amendments in the constitution. So that's my follow-up question. Okay, Deputy Speaker Marcoleta. I am in favor and of why? Institutionalizing LCAC by way of a legislative action. Napakatanda na po ng insurgency sa ating bansa. Napakalaking pera ang ginugugol natin dyan para lamang labanan ng insurgency. Ngunit hindi nagtagumpay yan. At ang nakita kong pagtatagumpay ay nakukuha dun sa localized approach na ginagawa ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Kaya ako po ay naniniwala na kapag ito ay na-institutionalize natin, unti-unti, maaalis po natin ng insurgency at ma-achieve natin ang kapayapaan sa bansa. Mr. Jess Aranza. Ang LCAC po ay hindi military activities, hindi offensive. Ang pagkaalam ko, ang LCAC ay binibigyan ng karapatan yung mga barangay lahat yan na magkaroon sila ng sariling kabuhayan, sariling paghahanap buhay, upang sa ganun, mawala sa kanila yung mga paghihikaya sa kanila sumama doon sa mga revolusyonaryo. So, hindi ho military yan. Yan ho ay ginagawa na mabuti para magkaroon ng kabuhayan sila mismo. Salamat, Mr. Ding Diaz. Ang aking pong paniwala regarding the communist insurgency, wala naman po talagang totoong ideolog dito sa atin. Wala po yung hardcore. At ako po yung naniniwala, maski na po yung mga rebelde na nabubuhay po sa bundok, hindi po nila gustong nilalamok sila sa kanilang pagtulog. Hindi rin po nila gusto na malayo po sila sa mga mahal nila sa buhay. Ang gusto po nila, at gusto nating lahat, mabuhay tayo ng maayos. Sa pamamagitan po ng NTFL-CAC, palagay ko po, malapit-lapit na tayo sa katuparan ng pagbibigay ng maayos ng pamumuhay doon po sa mga naliligaw ng landas. So you are in favor of institutionalizing it? Okay. Secretary Belhica? Yes. In fact, when I was chairman and commissioner of the PACC, I was a member of the NTFL-CAC. And rest assured that if God allows that I be elected or work as one of your senators, we will institutionalize the NTFL-CAC and fight every move to defund it again. Maganda ho ang ginagawa ng NTFL-CAC, talagang effective ang kanyang barangay development program dahil nararamdaman ng tao at mga rebelde ang gobyerno tumutulong at maabot sa kanila. Okay, salamat. USEC Pimentel, you were going to say something? Without development, without peace, there is no development. The NTFL-CAC should be institutionalized. The barangay development program should be funded. And we should fight insurgency, even the recruitment of our fellow Filipinos who are abroad. Dahil kahit ngayon po, yung mga rebelde, nare-recruit kahit yung mga OFWs at kahit yung mga OFs para labanan ang ating gobyerno.